Karam sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, June 21. Good morning. Morning muna. Bago na lahat, nanonood ang ating kaibigang si Josel Dariaga, ang SVP ng Corporate Communications sa... Monsignor! Oo, paano nabanggit ko na nung nag-championship game ng Meralco at sino ba yung kalaban? Sorry. San Miguel. Nung nagwa-warm up sila, meron silang t-shirt na suot, yung 100 taong laban para sa bayan. Olympic Games, Paris 2024. Tapos sa likod, yung mga pangalan ng mga atleta natin pupunta. Carlos Yulo, Viena. Large. Double extra large. Extra large. Nasaan na? Darating daw, are. Dapat kita mo yung suit na t-shirt nila, Jun Pardo. Hindi kasi sa akin yung extra large. Ay, di ba? Okay, double din siya, extra large. Uh-huh. Ako large lang. Thank you, Joe. Hindi, XL lang ako. XL ka lang ba? Itong tindig ko. Double extra large, extra large, large. Okay. Sabi po ng PAOCC. PAOC, TF. Hindi na siya task force, commission na siya eh. Parin Jonat eh. PAOC. PAOC na tayo. Oo, commission na eh. Nag-graduate na ho ito eh. Anong sabi? Presidential Anti-Organized Crime Commission. Na inutos daw ng Executive Secretary Lucas Bersamin na inutusan itong Anti-Money Laundering Council to file a petition in court to freeze the assets yung nung Pogo po dyan sa Porac, Pampanga. Kailangan pa bang utusan yung AMLC? Eh bago mangyari yan, ubus na yung assets niyan. Ano ba kayo? Diba? Kailangan maagap ka dyan. Noong nagkakaroon pala ng controversy, dapat nag-apply na agad at yung court na freeze. Ngayon, wala. Automatic dapat yun. Tinanggal. Wala na yan. Ubus na. Ngayon, at the same time, ang problema niyan, hindi lang yung mga assets, physical assets, ha? Oo. Na nandi dyan. Yung bank account. Lahat yun. At the same time, yung ngayon pa lang, I'm sure yung mga yan, hindi ho asset ng ano to. Nagkalipatan na yan. Nagkalipatan na yan. Ay, wala ho to. Tsaka pera sa banko, ubus na yun. Wala na yun. Uh-huh. Di ba? Lucky 9 South, hindi ho. Lucky 9 North ito. Inibang po ito. Eh, yung mga pera sa kadero. Ah, wala yun. Ubus na rin yun. Ubus na rin yun. Nakuha na ng mga... Polis. Nakuha na po. Aray ko. Hindi naman siguro. Hindi, may... Nakuha na ng judge. Tapos yung inventaryo. Nakuha na ng judge yun. So, anong inventaryo ng assets ngayon dyan? Hindi nga nila alam. Parang Keystone Cup siyang amnak eh. Lucky South 99. Ito ho. So, kailangan pa ng utos ng executive bago balaw itong AMLC. Napakakupad. Wala eh. Wala naman talagang silbi ang MLC na yan. Sayang lang yung... Ano kasi eh, gingerly. Yun ang kanilang pag ano dyan. Baka kung anong mangyari sa amin. Dahan-dahan. Baka kung anong matapakan, masabi. May stumble on something. Oh. Kasama ba yung asset dyan yung mga pictures? Ay, yung pictures ng... Saka yung mga dokumento dyan. Ayan. Application sa visa. Application sa visa. Doon, kasi ganito po yung batas ng AMLA. Asset Anti-Money Laundering Act. AMLA. Kailangan specified mo yung mga gusto mong freeze. Yes. Okay. Ngayon pa lang titingnan ng AMLC. Mm-hmm. Bago mo makita lahat yan, ubos na yan. Okay? Mm-hmm. Specify John, paano eh? Hindi. Ang nangyari rin kasi dapat, ito naman sa after the fact. Bago dumating yung PAOC-TF na grade doon, naka-concentrate. Meron silang listahan ng mga pupuntahan eh. Uh-huh. Nag-usap na tayo. Ito,
ano ba to, registered ba to pagkor, etc., etc. Hindi. Pero so kailangan talaga intelligence work. Intelligence at saka nag-usap kayo. Bago pa lang. 'Di ba? Sasabihin bago na, pa lang. Ito sasabihin ngayon. Intelligence work. Ito ngayon. Nauna pa yung ano, yung nag-leak sa judge kaysa sa inyo eh. Nauna pa. No? 'Di ba? Nauna pang bawiin ng judge. Hindi, in other words, ang sinasabi lang natin, total commission naman ito, PAOK, it's a commission. Nandiyan kayo lahat, nag-uusap naman kayo. Ito yung targets natin. Aha. Ayan. Ito, ngayon pa lang, apply na tayo sa AMLAC. Ngayon pa lang. Para malikita na nila, they can check already, itong mga bank accounts ng mga ito, Lucky South, may bank account ito. Sino-sino yung mga dapat incorporators nito? Matinditinding legwork dapat ang nangyari. Hindi yung... Visionary din siguro ang PNP. Ha? Hindi problem solver, baka visionary rin. Nandun kayo lahat eh. Secretary Bersamin, Secretary Boying, Secretary Benar, nandun kayo lahat. No. Ito utasa. Meron kaming target, boss. Parang pinpointed na. Ito na yan. For this month, ito yan. Solid lahat yan. Solid to. O ito na ngayon. May order din daw po si Executive Secretary na i-deport na to. Summary deportation. Yung 160 na... Nahuli doon. Apprehended during the raid. May ano pa dyan eh, torture chamber. Sasabihin. Talagang dirigan yung torture chamber. Talagang torture chamber. Ito ang problema dyan. No. Sir, hindi yung home namin pwedeng mateport eh. Bakit? May Philippine passport ko eh. Patay. Di ba? So, kailangan, itong BI, in orderin din daw, i-blacklist na yung mga foreigners na yan. So, lahat kailangan himayin ng Office of the ng Malacanang. Bago kumilos yung AMLC, yung Bureau of Immigration, bago kumilos yung... sino ba magde-deport? BI? Bureau of Immigration. O bago kumilos. Dati yung 18 sets of PLA uniforms. Kasama yan. Hindi, ano yun eh. Alam mo, pare, pag mag-i-scam ka, nasa video, pakikinggan ka ng mga Chinese. Pag naka-uniform. Malaking B-plus factor yun eh. Sila, na, so yun ang kanilang pang ano. Scam. Scam nga. Gimmick. Alam mo, ang pinakamagandang... In-fitting yung suits. Hindi kasha. Hindi kasha. Alata. No, this is the time for a Rod Reyes to get into that kind of operation. Alam yung mo yung mag-infiltrate. Mag-agent. Ito, ito pala. Deep, deep ito, cover. Ito sistema pala dyan. 1, 2, 3, 4. Kasi nagtataka ako, ang dami natin mga raid, etc. and everything else, ni hindi nagawan ng guidelines. Nakailang raid na tayo, pare. May Pasay, may Paranaque, may kung saan. Parang widow eh, no? Nag-widow eh. Widow sa pagpapal. Tuturo-turo. Ayan. Di ba? Raid na raid. Di ba ganyan dapat? Yung pora, halimbawa. Alam mo na, na itong judge na ito, babawiin niya ito. Parang several steps ahead ka na, naputa ng to. Dapat naunahan mo na yan. Kasama yan, judge na yan. Huwag ka tayo magtitiwala dyan. So, in other words, okay, maganda naman, wake up call. Palagi tayo nagwe-wake up call eh. Oh, wake up call. Wake up call to, para sa atin lahat. Lagi naman. Kasi sinabi naman ng PAOK, sinabi naman ng there are other 300 other hubs. Ano mangyayari doon sa iba? Oo. At least, ano mangyayari? Yan na, may template tayo ha. Hindi, ang order ni Bersamin, eh tungkol lang doon sa Lucky South. Ay, paano yung iba? So, paano yung iba? Yung Bamban. 300. Finish na ba ninyo itong Bamban? Wala pa order. Ayan na nga sinasabi. Maghintay tayo ng order. Ito, parang mahirap yung hindi hanggat na... Hanggat walang order, hindi gagalaw yan. Hindi gagalaw yan. Hanggat hindi binabamba sa ulo ng Malacanang, hindi gagalaw. In other words, ngayon pa lang, these are the guidelines for purposes of yung mga illegal POGO operations. 1, 2, 3, 4. Yan. Ang kwento po ni Senator Sherwin Gatchalian naman tungkol dito kay Alice Kuo. Investigator. Ni investigator.
Labas-pasok daw ng Pilipinas, itong si Alice Go, ang gamit niya, dalawang passport, isang Filipino passport, Philippine passport, at isang Chinese passport. But dual citizen, ano? Dual citizen. Meron siyang special investor resident visa. Fake yung Philippine passport. Meron siyang, ano, hindi fake. Genuine. Genuine. Pero nakuha sa hindi tama fake, paraan. Fake original. Fake original. Fake original. Kasi nag-claim siya na Filipino citizen, late registration. Yan ang problema pala. Sa late registration, lalabas na Pilipino ka, na-register ka na late, ay Pilipino pala ako. So, late registration. Tapos magiging Pilipino ka, makakakuha ka na ng passport. So, dalawa na ngayon. Ano ang pwedeng solusyon dyan ng Department of Affairs? DFA. Yeah. Siyempre, pare, sila nag-i-issue ng passport eh. Pag late registration, hindi ba dapat alarm bell yun? Eh, yan daw ang karamihan na ginagawa ng mga foreigners para magkaroon ng fake Filipino citizenship. Passport. Late registration, birth. Tapos magbawa passport. Tapos magkukuha ng passport. Ang DFA ba, walang ano dyan, solusyon dyan? Diba, kung yan ang modus operandi, eh baka dapat may mangyari din sa atin. Maluwag, binibigyan nyo ng leeway na dumisisyon siya kung siya ay magiging Pilipino o Chinese kayo. Late, ano, birth certificate. Paano yun? Hindi ba? Ngayon, ang deportation daw po, pinadali na ngayon. Mm-hmm. Ng mga Chinese. Nagkaroon na raw ng partnership ang Department of Justice at saka ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Diyan sila, ano, Teresita Ang Si. Hindi, sina, ano, Cecil Pedro. Ah, okay, okay. Ano yan eh, yan ang pinakamalaki organisasyon ng Filipino-Chinese businessmen. Oh, okay, okay. Oo, Federation nga siya eh. Lahat ng Chambers of Commerce, eh, nasa ilalim niya federasyon na yan. Yung deportation daw po ng mga Chinese citizens na illegally na nandito sa Pilipinas, meron na silang pinagkayarian. Bakit kailangan ng DOJ sa private sector magkaroon ng agreement? For purposes of ano, monitoring yung mga ano, makakatulong, in other words, parang katulong nila sa pag smoke out ng mga illegals. Pwede. Meron daw kasing ano, isa pang element, yung cost of deportation. Yes. Etong Filipino, etong chamber, siya tutulong daw po sa pag-areglo ng transportation cost. Cost, yan. Mga ganun. Mm-hmm. So, pag-deported na, mm-hmm, so, nagkaroon na ng decision, deport ka. I-deport ka para yung iyong offense ay panagutan mo doon sa iyong home country, which means China. China. In the case of this Pogo criminals, okay? Ang problema, sino mananagot ng transportation? Yun, dyan papasok yung federation. Ayan. Malaki-laki halaga yon. Madami yan eh. Oh, kasi hindi naman... Ilan Pogo? 300? 300 daw eh. Sa 100 na lang, bawat isa. Malaki yan. 30,000. Sa $1,000 ang pamasahe, bawat isa. Ang laki niyan. Ilang million dollars yan. Okay? Si Cecilio Pedro, tama ka pare. Hmm. Ang nag-initiate nito. So, yun ang magandang balita po dito sa deportation. Kasi pinoproblema pa hanggang ngayon yung saan kukuha ng pera. Oo, yung budget para dyan. Oo. Pagkatapos, dito naman, sa justice pa rin po tayo. Ang Supreme Court daw, parin Jonat, parin Joel, mm-hmm, meron na ngayong special channel. Mm-hmm.
Sa doon kayo pwedeng magbigay ng impormasyon kay Chief Justice tungkol sa angal sa mga justices, judges, at anong pa mang court personnel. Ethics rules, corruption law. Unang-una ko nang bibigay dito sa channel na to yung sa Batangas City. Oo. Executor. Ah, yung dito sa Eternal Garden. Sabi po ng ng Chief Justice, pwede nyo daw pong gamitin yan. Magsumbong kayo sa kanya. Hindi sa police reporter. Hindi sa police reporter. Hindi sa police reporter. Hindi na po kayo. Meron din ho ako mamaya, ibibigay na, makukunin ko lang yung branch, MTC, dyan sa Manila. Yan. Hindi, ganito po eh. Kasi daw, kapag may reklamo kayo, post mo sa social media, yung nireklamo mo, gagawa na agad ng parte yun. Huwag sa social media. Pagtatawaran tayo. Tatakpan niya pa yun, lahat and everything. Pagtatawaran lang tayo yung mga yan. Samantala ko sikreto, diniretso mo sa... Yun may mangyayari. Chief Justice. Oo, tama yun. Tama yun. Eh, pwede akong gumawa ng entrapment. Mm. Di ba? Huhulihin sa akto. Eh, kapag sinosyal media mo... di wala. Natimbrehan mo lang, pagtatawanan ko, gagawa pa ng ano yun, ng counter, ops, strategy. Wala. Eh, yun yung ginawa nung city, di ba? Nag-counter ops. Pumunta sa DOJ. Tayo pa pinapupunta ron. Doon daw magsurihan. Nagsosorry siya, pero doon. Pero kailangan pupuntahan mo siya. Para magsorry siya. Para magsorry siya sa iyo. Naka-peruation na siya. Naalala ko tuloy yung kapitbahay ko eh. Yung anak niya, sinuntok mong siga. Sinuntok yung siga yung anak niya. Nagalit siya. Pinuntahan niya yung siga. May baril. Ay! Pasensya na kayo kung nasuntok niyo yung anak ko. Bumaliktan. Parang ganun ang gusto mangyari nitong city prosecutor na to. Magso-sorry siya, pero puntahan siya nung dalawang taga-Eternal Garden. Pero yung suggestionship ni Justice, magkaroon ng Meron special channel. Channel. Doon daw siya, doon niyo ibigay yung mga information. Okay. Kasi kung post kayo ng post sa social media, wala na. Wala nang... Ano pa yung surprise? Unahin na ho natin ito sa Batangas na ito. At saka, isama na rin natin yung sa Bulacan na judge. Yung nag-recall. Yung bumawi ng search warrant. Ito po yung email. Sasabihin ko sa inyo. Ang kusa nyo i-email yung mga information. Integrity at judicial.gov.ph. Maganda yan. Diretso daw yan kay yung Ethics Committee na Supreme Court na kung saan chair pinuno mismo si Chief Justice Alexander Gizmondo. Yeah. So anything judicial. Integrity at judicial.gov.ph. Isama na rin natin dyan yung dalawang magulang ng Spanish na nandun sa sa Siargao. Meron ng court ruling hindi pa ma-implement, di ba? Okay. Ang maganda rito, pati yung mga whistleblowers, hindi lang yung sa'yo, diretso nangyari. Okay. Yun, pwede mo na ireklamo. Ang whistleblower po, karamihan dyan, tagaloob. Tagaloob ng kaya court. Kaya nga alam eh. At alam nila, pero takot sila to come out. Ang sabi po ng Chief Justice, yan daw, special channel na yan. Bagay na bagay yan. Doon sa mga whistleblowers, kasi bibigyan niya ng protection. Okay? Ito na. Supreme suggestion ko dyan sa, DILG. At saka sa PNP. At saka sa NBI, kung saka sakali. At saka sa PAOK. Maglagay na rin kayo ng ganyan. Na desk o kaya link para doon magsumbong yung mga, kasi akalain nyo ba na yung mga LGU kung nasaan yung mga 300 hubs na yan magsasabi na pogo ito. Meron kami.
Meron ah, wala. Dito. Hindi pwede. Dito kayo. Eh, akala ko status symbol ngayon yan. Hindi. Wala. Magmula nung... Sikat ang LGU namin. Meron kami Pogo. Pogo. Hindi ganon? Magmula. Magmula nung nagkaroon ng mga ganito. Ano na lang lahat yan? Nag-low profile. Low profile. So dito, maglagay na kayo. Sir, dito, talagang meron nagpo-Pogo rito. Meron Michel information. Information. Tapos, bago kayo kumilos, pumunta sa judge. Yan. Intelligence work. At saka, meron na kayong talagang sama-sama kayo. Oh, ito, planchado para, na planchado lahat. Na. Yan. Pati AMLC. AMLC, lahat yan. BI, lahat. Hindi magugulat na lang yung AMLC. Ay! Meron may utos si Bersamin. Freeze pala yung assets. Yeah. Pwede? Mm. Yeah. Baka gulat yeah. Nga naman yun. Yan ang workout natin. Mm-hmm. Para may target ka na kayo. Mm-hmm. Pwede kayong mag-gun chart. Medyo tutalad dyan tayo sa area ng corruption. Ano? Mm-hmm. Integrity and everything. Yung nga yung email address, integrity address. At judiciary.gov.ph diyan kayo padala. Pero gusto namin i-congratulate itong si Rosalinda Celero. Yes. Nang empleyado po siya ng NAIA 3. Mm-mm. Meron siya nakitang medyas. May laman in dollars. Mm. Equivalent to 1 million. Hanit din yung sa medyas nakatago. Ah. Nakita niya daw yan sa security checkpoint. Tapos, dinala niya yan sa lost and found. Mm. At doon nakita... Siya cleaner? Hindi eh. Siya? O isa siya sa mga... Yung mga seller, baka security. Nag-check. Oo, nag-check. Nakita daw yan sa after the security check eh. Mm. Tapos tinignan ng MIA yung... medyas na yun. Closed circuit television. Mm. Kung sino ang may-ari ng pera. Mm. At paano ang nakalagpas sa security checks? Mm. Ang kanilang hinala, mukhang gustong i-smuggle. Yung cash. Mm-hmm. Small time, operator. Operator. Nasa medyas. Ang dali-dali na po ngayon. Tatawag ka lang sa Singapore. Oh, tapos na. Meron kasing reglamento, hanggang 10,000 lang pwede mo ilabas na cash. Pero nakakatuwa na sinauli niya ni Rosalinda. Ni Rosalinda, believe ako sa iyo. Ano kaya hindi mukhang hindi ko makita yung ID niya, hindi mahirap basahin eh. Tapos merong medyo ang gupit nito, maiksi, parang gupit lalaki. Puro dollars nga tigwa 100. Dollar salting talaga. Mm-hmm. Clear case of dollar salting. O kaya nilagay mo sa medyas mo kasi may magtatransaksyon kayo ng droga. Mm-hmm. Sa loob ng airport. Mm-hmm. Medyas ang palitan. Naka-medyas din yung droga. Naka-medyas din yung droga. At ito ang tanong ko. Yung medyas ba gamit o hindi gamit? Yung yan ang mga nilalagay ngayon sa social media. Hindi kung gamit o hindi. Hindi na yung tungkol dun sa kay Rosalinda na napakagaling na ginawa niya, etc. Eh, gamit pala yung medyas. Mabaho na. 9:32 ng umaga. Aliyo Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Uy, umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliyu Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana at Jonathan De La Cruz. Yes. Good morning. June 21, 2024. Biyernes. Bukas. Naku, TGIF pa lang ngayon. Thank God. Pa?
Congratulations. Ang PUP daw, parin Jonat, parin Joel, ang top university ngayon 2024 ng Architecture Licensure Examination. PUP sa Santa Mesa. Santa Mesa. Oh. Yes. Galing yung merong... Magaling talaga ang PUP. Ang PUP po, ang pinakamaraming na ipapasa. Ang 93% ng kumuha ng exam for licensure ng architecture na taga PUP ay nakapasa. 93.3. Ang susunod, UST. 88.8. Okay. Ang susunod, University of San Carlos. Sa Cebu. Mahusay din to, no? 85%. Pagkatapos, De La Salle, College of St. Benil. 83%. Oh, college, yung wala kasing architecture sa Ateneo. Architecture. Kaya nakakalusot. Kaya nakakalusot yan. Pag absent na Ateneo, tsumachamba yan. Well, anyway, hindi po. Congratulations kay Louis Nathaniel Pascual Q. From De La Salle's College of St. Benil, siya po ang pinakamataas na score, 83.8. Okay? Pero yung pinakamaraming naipasa, PUP. PUP. Government, ano yun. At yan, takbuhan ng mga... Talagang ano yan? Mahihirap. Mahihirap. Talagang ano yan? Nasabi ko it's a working class in the Kent. Alam mo, dahil sa ano na yan, recognition na yan, na ayusin na nila yung istasyon ng ferry sa harap ng PUP. Meron. Oo, meron, pero sarado. Nung dumaan kami... Sa Pasig. Dahil ginagawa, so ang layo ng istasyon. Doon sumasakay pala mga, sabi sa akin nung marami sumasakay yung piloto ng ferry. Yeah. Diyan sumasakay yung mga estudyante. Yes. Galing sa Rizal, East. Sumasakay sila. Baba sila doon sa stasyon. Ayun na, matatanaw mo na. Andun na yung... Lalakarin mo na. Tsaka walang traffic. Walang traffic. Ang ganda nga. Ang ganda. Pero yun na, dilapidated na, bumabagsak na yun. That originally, Philippine College of Commerce yan. Talaga. So were, they were known for accountancy sa mga ganun. Ngayon, bisipin mo. Technical. Na. Nandun na sila. Polytechnical. Polytech. Ibang klase. 93.3% ang pasi. Pumasa. That's great. Kumbaga, eto na ngayon, ang top architecture... Mabuha? Wala bang mabuha? Eh, hindi kasama doon sa top 4. Maraming meron. Kasi yung mga... UP, malaki. UP. Mabuha. UST sa architecture, ha? UST. Pero PUP, ha? Adamson, magaling din yan. Pagdating sa ganyan, engineering and architecture. Okay. Very good. Pero PUP, congratulations. 2,000 po ang nakapasa out of 3,400 examinees. Yan. 2,100 ang nakapasa. Marami rin bumagsak. Eh, kailangan natin ng bagong mga... paradigm. Sa architecture. Totoo po. Totoo. Yung ibang paraan. Yung design ng ating halimbawa. Masyadong western yung design natin. Masyado tayong maano eh. Ang init-init dito sa atin. Masyado tayong masimento eh. Oo, masimento. Yung brutalist architecture. Tsaka we tend to overbuild. Yes. We tend to overbuild. Sobrang simplify natin. Simplify natin. Magpatayo ng bahay. Sa ngayon, Kailangan dyan may mga panibag. Meron na nga ngayon. May design. May design na iba na dapat eh. Hindi naman hindi naman pwede yung design para lamang sa beauty or hindi. Kasi hindi pala ang function eh. Alam mo, merong ano, sa, ano? Merong nasa ano, nasa TV yung home decor sa Pinoy ang gagaling. Talaga. 200 square meters nagagawa nila ng ganda. Magandang design. Ano. At saka yung design ngayon kasi, meron creative na creative thinking. Yan. May element na ngayon ng environment friendly. Oo. Ang mga design ngayon, hindi na pwede yung... Magde-design ka nga, maganda, pero grabe naman epekto sa environment ang dinesign mo. Oo. Ang gagamitin mo... Mansion, mga ganon. Mansion. Yung best use of available space. Mga ganun na ngayon. Okay. Pero pleasing to the eyes pa rin. Anyway. Hindi ka mukha ng National Press Club. Talaga naman. Bakit naman National Press Club? Eh, ISO. ISO ba? Inilagyan pa ng additional brick building. Lalo nasira.
Mas may diba, naglagay pa ng clinic doon yung... Hindi ko alam. Naalala ko yun nung araw. Yun lumang ano? Oo, ang ganda building. Yun. Building. Ano na yun? Yun? Spirals. Oo, ang ganda nun eh. Artico yun eh. Ganda. Ano yun? Tapos de, tinakpan nyo, nilagyan ng brick building. Talaga? Hindi ko... Na hindi naman, na for clinic daw. Wala naman gumagamit. Sayang. Ganun, Emilio. Ha? Ay, Don Emilio Yap. Don? Oo. Sino? Don. Si Don. Doon yun. Si Don. Pero minsan yung nag-ferry nga kami, di nadaanan kami. Tapos yung anak ko, jarista na ngayon yun. Sabi ko, alam mo yung National Press Club, very historic yan. Tapos nakikita mo yung, ano yan, yung ilog. Tinawid yan, nila Olaf Heron. At ano, minsan nag-inuman sila yung kusin. Malinis pa nun. Ewan ko si... Si Alfio Loxin. Ayun ba, oh, nagpustahan sila. Yung mga kusin nakainom na eh. Sabi, talaga tinawid. Pero malinis pa nun ng malinis pa Pasig nun. Oh. Pero sabi niya, talaga. Iba, oh, sabi niya, iba ang mga jarista nung araw. Talaga, hindi nyo na kaya niya. Kayong mga millennial, hindi nyo kaya. Talagang hindi namin gagawin yan. Hindi ko may tsura ng Pasig. Sabi siya, ayun. Si Alpio Loxin at si... Eh, Paul lahat Pira. Naman nun sa press club, pinagpupustahan. Pinagpupustahan, oo. Pati nga gagambay. Oo. Tsaka, pero yung press club, masarap ang pagkain to, na oh. Dati. Ah, dati. Yung national food. Oo. Magaling sila. Yung dininding. Yan, mga ganun. Para pag gutom na gutom ka na, galing ka sa coverage. By the way, daan ka doon sa press club. Daan ka doon. National food, dininding. Oo. Yan. Anyway, nagko-congratulations na rin tayo. Itong batang ito, hindi ito parang Alice Guo kasi medyo late ang birth certificate niya at nakakuha siyang Philippine passport. Itong si film athlete Sofia Yves Dignadise, anak ni PLA legend Yves Dignadise. No. Ngayon, pwede siya maglaro sa national team ng basketball. At, oo, sentro. Ayan, may retrato laki, pa nga. Pero yun nga, late ang kanyang birth certificate. Bakit nga? Pilam eh. At ewan ko kung anong baka story. Baka pinanganak sa... Pero ito legitimate to. Legitimate. Hindi, Dignadise. Dignadise. Hindi to huwagoping. Eh, si Dignadise, di ba Ilonggo yan? Oo, ayun. Pero may anak pala siyang talagang the, ano, the apple, ano yung ba tawag doon? The apple does not fall far from the tree. Oo, yan. Kapareho niya. Marami kanya. Ano malaro ni Ibs doon? Di ba forward o center? Hindi, ano yan? Defensive specialist in rebound. Anak niya, nagmana sa kanya. Player. Phil, maglalaro sa hard discourse, pero kailangan sa loob. The loob. Oh. Na-organize sila pag nado siya sa naglalaro. Parang si ano yung Padim. Oo. Ano rin yun? Ang equivalent niya, halimbawa si Draymond Green. Yan, Draymond Green. Ay, yung ganon. Hindi scorer, pero makaramdaman mo yung presence niya doon. So, hindi mo makikita statistics yung laro. Ang statistics niya yung mga block. Depensa. Yung rebound. Hindi ba organization. Hindi ba parang si Nole Luxin yan? The tank naman yun. Pang ano mo? Pang ganun mo doon. Hindi pwede. Hindi, yung ipasok mo si Noli kung may kailangan kang bugbugin. Oh, enforcer mo yun. Pero ito, gusto ko sa mapanood, ano kaya laro nitong anak ni Dib, si Sofia Eve Dignadise. Mapapakinggan natin ang pangalan na yan sa mga susunod na pag- sunod-sunod na raw ang panalo no Arellano. University. Oh, panalo sila doon sa ano? Sa cheerleading. Cheerleading. Hindi malalo sa laro eh. Hindi sa cheerleading. Mahirap ang cheerleading. Para nung panahon ng UP, kaya wala na si Trixie. Nung panahon ng UP, palaging panalo sa cheerleading. Kasi hindi manalo sa laro. Pero ngayon, nananalo na sa laro eh. Mahirap din ang cheerleading. Arellano ngayon daw, pang-apat na cheering champion ng NCAA. Kasi hindi kayo manalo sa laro. Sambeta ng sambeta kasi. Dadaanin nyo na lang sa cheerleading. Pero siguro huling topic. Ito, hindi ko alam kung okay kayo rito. Pinadali na raw ng PNP. Ang renewal ng lisensya ng baril. Nako. Bakit? Gano? Dati, di ba, may mga psychological exam? Inutusan daw ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Inutusan yung Firearms and Explosives Office, FEO. Diyan po kumukuha ng lisensya eh. Magtayo daw ng opisina sa Visayas and Mindanao. At doon na lang magre-renew ng permit to carry yung mga may baril.
Naku. Pag hindi mo na monitor ng todo yan, baka loose firearms ang abutan natin lahat. Ah, hindi na loose firearms. Permitted firearms. Pero mali-mali may hawak. Koreano, kung sino, Chinese. Di ba? Maraming ganun eh. Dalawang buwan daw po binigyan niya ng yung FEO magtayo ng offices permit para magkuha ng permit sa business. Kasi ngayon sa main lahat. Pa, lahat. Centralized. Centralized. Ano kaya process? Anong safeguard? Yung nga, yun ang dapat natin tignan. Kasi kaya sinentralize yan because of the data requirement eh. You have to have a data center of all of the legitimate holders of firearms. Hindi, kukuha pa raw ng contractor ng para sa neuro. Kasi bago kayo makakuha ng lisensya. May neuro kayo. Okay, ayun, neuro pala. Kukuha sila ng contractor ngayon para gagawa nung test. Visayas at saka Mindanao din yun. Neuro. You have to do that. Nako. Tapos, yung contractor rin, yung drug test. Oo. Drug test. Walang contractor for nationality. Wala. You assume that the papers na ibibigay sa'yo doon ay correct. Correct. Okay. Pero mas importante yung neuro, pare. Oo. Di ba yung nag-road rage sa Makati, ayun. Ng baril? Na ano ba yun? Nakita ba sa neuro test niya yun? Na ganun yung ugali niya? Na pag uminit ang ulo niya, silakbo eh. Hindi nga, eh. Authorized mismo, nagbubunot ng baril sa kalsada eh. Di ba? Ayun ba? na neuro test na ba neuro ba yun? Malaking bagay yung mga ganyan eh. Pero hindi raw po ito eh, dahil sa nangyayari sa China Sea. Walang kinalaman yun. Wala, dala doon, mga balis, mga machete. Ang kailangan ipanyuro yung mga nagko-comment sa Facebook yun. Na hot pursuit, oo. Pero intensified naman yung police presence eh. So okay lang luwagan na yung baril. Hindi rin? Oo, dadami na mga pulis sa kalya. Hirap naman dito kay Jonathan. So you're so hard to please eh. Ayan na nga, gumagawa sila. Gumagawa nga ng paraan para maging convenient na dun sa may mga baril eh. Eh, protection namin to eh. No. Diba? Huwag kang luloko-luko. Babarilin kita. Bunutan kita ng baril. Kulatain kita dyan eh. Kulatain kita ng baril dyan eh. Ha? Hindi ba? Bigat. Ang dinig ko kasi sa ibang bayan, ang movement ay gun control. Oo. Tayo naman gun every citizen ay gun. Parang ano 'yan? Baliktad ata tayo. Hindi gun control, padaliin daw. Ano kaya yung hindi naman nagre-react yung mga civil. Nawala na si ano eh. Gunless society. Kaibigan natin 'yon eh. Si tumakbong presidente. Nag-author pa 'yan eh, sa mga organizations, what's his name now? Ano pangalan noon? Oh my God. Okay. Mamaya maaalala ko 'yan. Si Dumlao. Hindi ba si Dumlao? Hindi. Pacheco. Ah, si Pacheco. Kapatid yan eh. Yung isa, Pacheco. Kalaro ko sa golf. Yung isang kapatid. Si Pacheco, dati ADB. ADB. Oh, info. Hindi ito si Senyor. Magkaiba yan. Si Pacheco, tama. Hindi si Dumlao. Si Dumlao pala. Iba yun. Corruption ata, anti-corruption. Nang tumakbo presidente. Iba yun si Dumlao. Pacheco ito. Okay. Gunless. Yeah, advocacy talaga niya, gunless society. But, frustration din niya yan, ano? Yun. Yan, malaking problema yun. Yung nangyari na yun sa kanya. Meron na raw bagong yung Private Sector Advisory Council. Kasi kulang na kulang tayo sa nurse. Ang gagawin nilang paraan, yung mga nursing graduates,
magiging clinical care associates. Mm-hmm. Meron mat, Department clinical of Health care, meron ganyan na effort dati. Habang nagbo-board review pa. Hindi pa kayo nurse, nagbo-board review kayo, clinical. Anong gagawin mo? Hindi. At saka yung mga iba na hindi pumasama muna, pero mag-retake ulit. Hindi pa nakapag-board. Yung pwede mag-retake. Ano yan? Nagkaroon ng away yan. Thousands pala yan. Marami yan. Talaga? Nag-away yan kasi yung Board of Nursing dyan sa PRC, ayaw nila yung ganun. Hindi ka pwede mag-practice kasi wala ka pang... Hindi ka lisensyado? Masyadong legalistic. May pangangailangan nga eh. Sabi sa kanya, so clinical muna, care. Ito muna ang gagawin natin. We will have another category of assistance to... Ano ang trabaho ng clinical care? Parang nurse ka na rin. Baka kaya ayaw ng mga... ano. Meron na raw first sila. Batch yan. Ha? Lahat pinag-usapan nila sa Malacanang. Kasama ang presidente ng Private Sector Advisory Council. At yan yung... Alam na, masosolve daw yung kakulangan sa nurse. Alam na nila eh. Because they have already gone through it. Hindi lang sila nakapasa or hindi pa lang sila nagbo-board. Alam na nila gagawin nila. So yung po mga ganyan ang kaso nyo, meron ng second batch yes. na nagre-recruit na. At, ibig sabihin nito kasi, habang naghahanda kayo sa susunod na board exam, Di magtrabaho muna kayo. Lumagapak kayo. Trabaho kayo. So practical. Sa trabaho kayo, marami kayo matutunan. Paganda nyo sa second board. At makakatulong kayo. Malaking tulong right. kayo dahil sa hospital. May kakulangan nga tayo at may sahod na kayo. May sahod kayo. Medical person. Otherwise, ang mangyari dyan, yung... None at all. Otherwise, none at all kayo kayo dyan. Yun ang hindi maganda. Mm-hmm. Pag naging mas mabuting hindi kayo idle. Pwede naman yun eh. Pwede talaga. Kasi pinayagan na ng presidente. Ba't marunong pa itong PRC? Yun na nga problem. Mas ang daming mga regulations na kailan talaga ayusin. Kagaya na lang yung exchange students. Meron akong ano, yung anak ni ayaw pagkuhanin ng board dito. Hindi lang. Yung anak ni Parin Joel, may, ano siya magdo-doctorate siya sa America. So nagtuturo siya doon ngayon. Okay. Under exchange program. Eh mag-expire na yung kanyang visa doon. Mm. So she needs to get an endorsement from our government para i-extend yung kanyang exchange program. Ayaw ng PRC. Ang bagal. Ayaw. Pare, ang bagal. Ah. Yan ang problema doon. Eh magdo-doctorate kayo. Eh baka may vision. Ayan ang problema dyan. Hindi problem solver eh. Hindi problem solver. Problem solver ang kailangan natin. Parang Conrad eh. Ang kailangan natin sa lahat, hindi lang sa gobyerno, kundi sa lahat ng mga ano, problem solver, hindi visionary. Gaya. Kasi kung lahat tayo visionary, magkakaibang vision tayo, di tapos na. Visionary. Analysis, paralysis. Baka kapag puro tayo visionary, panayang hitit niya. Yung kay Chalix na nga, whole of country approach yung kanya, vision. Ang mangyayari doon. Tanong mo nga sa kanya, ano hinihitit niya? Pareho sila ni, ano, ingit. Ni Rafi. Yun, iba din hinihitit nun. Oo, ba din yun. Okay. Ito na. Hanggang Lunes, next week. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, ito ang Karambola. Sa Aliw, Channel 23 at DWIZ. Ito na. Ito na. Naka-checkered. Checkered. Yes. Blazer. Checkered. Plaid. Plaid. Naka-plaid. Ronda, Pilipinas. Kasama si Dennis the Plaid. Antenor Jr. All right. Karambola. Karambola. Umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.